Meet and assist service fee sa NAIA or mas kilalang VIP assist sa NAIA ay tataas na mula sa dating 800 pesos ay ngayon ay 8,000 pesos na bawat tao. What? So ano nga ba itong VIP service fee sa NAIA? Babayaran ba ito ng lahat ng mga pasahero at ng mga OFW? Ang sagot guys ay hindi. Para lamang ito sa mga tao na mag-a-avail ng VIP service fee or meet and service sa NAIA na gustong mapadali ang paglapag or pag-alis sa NAIA. Dahil alam naman natin ang NAIA ay napakabagal ng proseso lalo na sa mga pila. So kapag nag-avail ka ng VIP service ay smooth at mapapabilis ang proseso ng pagdating or pag-alis mo sa Pilipinas. Ginawa rin ito ng new NAIA na pataasin ang presyo galing sa 800 pesos at ngayon ay 8,000 pesos na bawat isa. Para daw maiwasan ang misuse na dati kung sino-sino lang ang pwedeng mag-avail nito. Pero ngayon ay mga VIP lang at malalaking tao. Gaya ng mga politiko, artista, businessman at yung mga nakakaluwag-luwag sa buhay. Simula ng mga siwa ang bagong operator ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC sa Ninoy Aquino International Airport. Inilatag ng NNIC ang bagong protocol para sa pamamahala ng courtesy at accommodation sa very important persons o VIPs, important persons at mga pasaherong nagre-request ng VIP treatment sa paliparan. Alamin natin kung ano ang mga pagbabagong ito sa report ni Cherry Light. Layunin ng NNIC na matiyak na magagamit sa tama ang serbisyo at seguridad sa Ninoy Aquino International Airport. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit naglabas ng bagong protocol sa kanilang VIP services ang bagong operator. Sinabi ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC na sa bagong protocol, pinalitan na nila ang mga proseso ng VIP courtesies na pinalawig sa paliparan. Alinsunod ito sa standards na itinakda ng International Civil Aviation Organization mula sa halagang 800 pesos ang mga pribilehiyo ng VIP na inilaan para sa mga dignitaryo at iba pang mahalagang individual ay posibleng magbago ang mga bayarin. Kabilang sa mga pangunahing pagbabago sa mga bagong protocol, ang VIP courtesies and accommodation ay eksklusibo na ngayong hahawakan ng VIP assistance personnel ng NNIC. Hindi na papayagang magbigay ng meet and greet services ang mga hindi pasahero o samahan ng mga papaalis na VIP at IP. Ang mga VIP entourage ay magiging limitado sa mahalagang tauhan upang matiyak ang mahusay na pagproseso at mabawasan ang mga pagkakaabala. Ang mga access taunang pass na dati na inisyo para sa mga layunin ng pagpapadali ay susuriin sa per case basis at papalitan ang mga nakaraang annual pass system. Sinabi ng NNIC na patuloy itong magbibigay ng ligtas at mahusay na serbisyo sa paglalakbay para sa mga VIP at IP na kinabibilangan ng mga matataas na opisyal, dignitaryo at mga dayuhang kinatawan. Sumipa naman sa 8,000 piso mula sa dating 800 pesos kada tao ang meet and assist service fee sa NAIA na nagbibigay ng VIP treatment sa mga pasaherong darating o aalis ng bansa. Kasunod ito ng pagtaas ng parking fee sa paliparan at iba pang mga serbisyo sa ilalim ng New NAIA Infrastructure Corporation. Mayolok din ang paliparan na 3 service options na nagkakahalaga ng hanggang 50,000 pesos para hanggang o para sa hanggang 9 na pasahero, 100,000 pesos para sa 10 hanggang 20 pasahero at 140,000 pesos para sa 21 hanggang 30 pasahero. Hinigpitan din ang VIP lounge accommodation na hanggang 10 tao lang at hanggang 3 o 4 na guest passes. Kung sosobra, sisingilin ng NNIC ng karagdagang 201 pesos and 60 centavos ang kada isang taong sosobra sa tinakdang limitasyon ng bagong operator ng paliparan. Sa mga nag-aalala ay wala kayong dapat naisipin dahil hindi ito dagdag bayarin sa mga OFW or mga pasahero. Sa mga gusto lang ito mag-avail ng VIP service para sa mga ayaw ng pumila at para mas mabilis ang proseso.